Pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong kuman na pang-edit ng multiline, no? By the way, itong multiline mga boss, parang review lang, ito yung madalas kong ginagamit sa paggawa ng pader o ng wall ng plano, no? Merong pang-edit na kuman yan, yan yung multiline edit, no? Step by step po nating pag-uusapan yung kuman na yan, which is napaka-importante niyan para mapabilis yung paggawa ng plano ng bahay o ng mga gusali, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no? Pero isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung ML Edit command, no? So dito mga boss, meron na akong ginawa diyan sa mga ML Edit option na yan, no? O yung pang-edit ng multiline, no? So meron siyang option na close cross, open cross at saka merge cross, no? So umpisahan natin dito sa close cross, no? I-zoom ko lang muna para makita natin ng maayos. Itong close cross mga boss. So kung napapansin nyo, continuous itong multiline na ito, no? Tapos itong multiline na ito, putol siya, no? So para magawa yan, meron tayong ML Edit, ito 'yon, no? Tapos ito yung option na close cross, no? Click ko lang ito. Pag gagawin nating close cross mga boss, una nating i-select itong mapuputol, no? Tapos click natin ito. Tapos ito namang magiging continuous. So click ko ito. So ito yung close cross, no? So straight ito, tapos ito yung naputol. Una kong seselect itong naputol, no? Ngayon tingnan naman natin itong open cross naman, no? So open ito, tapos ang putol niya itong line sa gitna, no? So kung titingnan natin, ML edit uli, tapos i-click natin itong open cross, no? Click natin ito tsaka ito. Tapos ito na 'yon, no? So ayan yung open cross option, no? Ang susunod dito namang merge sa cross, no? So kung napansin niyo, pati itong mga line sa gitna tuloy-tuloy siya, no? So kahit alinang mauna, i-select okay 'yon. So pwede siya, no? So tapos sa ML, ito yung multiline edit. Tapos pick natin itong merge cross. Kahit alinang mauna, pwede na nating i-click. Ayan, no? So ayan yung unang tatlong option, no, ng ML edit: close cross, open cross at saka merge cross, no? Ang susunod na option ito, no, yung close T, open T at saka merge T, no? So ML edit uli. Tapos ito na 'yon, no? Close T. Ang unang i-select natin yung mapuputol, no? Tapos yung continuous, yun yung susunod na i-click natin, ito 'yon, no? So kamukha na niya itong sample natin dito. Ito yung close T, no? Tapos enter ko lang yun namang open T. Ang titingnan natin, ito yung open T. Ito 'yon, i-click ko lang ito. Unahin ko ito, tapos pangalawa ito. So ito 'yon, no? Unahin yung mapuputol and then pangalawang ipipick yung continuous, no? Ang susunod na option yung merge T, no? ML edit. Tapos ito naman yung merge T. Unang i-select ito, tapos i-click ito. So ito naman yung merge T, no? Ang susunod, ito namang corner joint, add vertex at saka yung delete vertex na option. So ML uli o ML edit, multiline edit. Tingnan natin itong corner joints. Pag kinlik ito, tapos kinlik ito, so ito yung mapuputol, no? Yung hindi sinelect. Ayan yung corner joint, no? Ngayon kung halimbawa, ando ko lang, ang puputulin natin ito, ang i-select natin ito at saka ito, no? So ML edit. Kung alin yung isinelect, yun yung matitira. Ayan, no? So natira itong sinelect nating dalawang ito, no? So ngayon ang susunod na option natin mga boss, ito namang add vertex, no? ML, tapos yung add vertex,
Oh, lalagyan ko ng vertex ito. So, meron ng vertex yan, no? So, kung titingnan natin, ito yung vertex sa gitna. Ayan, no? So, ayan yung add vertex. Siyempre, pagka delete vertex, i-delete lang natin ito, no? ML. Tapos, merong delete vertex. So, madi-delete ito. Ayan, no? Ayan yung delete vertex, no? Ngayon, meron siyang option pa na cut single, cut all, at saka weld all, no? So, ML uli. Tapos, nandito, cut single, click ko lang ito, click ko lang ito, ayun, na-cut siya, no? So, pagka sinabi namang cut all, ML edit, tapos sa cut all, click ito, ayun, yung dalawang multi-line, no? Yung sa taas at saka sa baba, pati gitna, makakat siya, no? Ngayon, pagka naman na weld all, ang mangyayari, ML edit, o i-weld lang yan, no? Weld all, click lang ito, click ito, o yan, madudugtong siya, no? Maski na ito, ito at saka ito, ayun, madudugtong siya. So, yun naman yung weld all option. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong command na hatch edit, no? So, itong mga nakikita natin ito mga boss, itong mga brick na ito, at saka itong mga concrete na ito, no? So, hindi ito minanual, no? Actually, ito tinatawag itong hatch, no? Dito sa AutoCAD, ayan, no? Hatch yan. Ngayon, no? Ngayon, pagka in-explode yan mga boss, hindi na hatch yan, no? Ordinary line na lang yung mga yan, no? Kaya agad maaari, huwag tayong mag-explode ng mga hatch, no? Ngayon, para kung gusto nating palitan yan, o gusto nating palitan ng kulay, ng angle, ng scale, o ng pattern, meron tayong command na hatch edit, no? Ang shortcut command ng hatch edit ay HE. Ito yan, no? Hatch edit. Ngayon, na iseselect natin yung gusto nating i-hatch edit. Halimbawa, gusto kong palitan ito ng ibang hatch. Ayan yan, no? Kung gusto kong palitan ng kulay, mapapalitan ko na yung hatch na ito, no? Okay ko siya. Ayun na, palitan na siya. So, kaya kung gusto nyong palitan, huwag nyo siyang i-erase tapos mag-hatch na naman kayo, no? So, gamitin nyo lang yung hatch edit or HE command, no? Ito halimbawa, gusto kong palitan ng scale, no? Okay, click ko lang siya. Tapos, ito yung scale. Gusto kong lakihan ng konti instead na 0.2. Gusto kong gawing 0.3. Tapos, instead na white, gusto kong lagyan ng kulay. Halimbawa, lagyan ko siya ng color magenta. Then, okay ko siya. So, ito na yon, napalitan siya, no? Ang iba kasi, ine-erase yan tapos mag-hatch na naman, no? So, hindi advisable na gawin yon mga boss. Ayan yung hatch edit, no? HE, tingnan natin. Tapos, seselect natin ito. Kung gusto nating palitan ng angle, no? Halimbawa, gusto natin 45 degrees siya. So, ayan yan, no? Tapos, kung gusto nyong i-preview, no? Pwede nyong i-click para makita nyo. Ito yan, no? Then, kung gusto nyong palitan ng kulay, no? O ng... isiro ko lang ito. O ng pattern, no? Preview ko lang ito. Click nyo lang ito. Ito yan. So, mapapalitan nyo na ang pattern, no? Halimbawa, ayaw nyo pala ng brick. Gusto nyo palitan ng ibang pattern. O, click nyo lang itong gusto nyo pamalit. Tapos, okay. Tapos, i-preview nyo muna, no? Bago nyo i-okay para mapapalitan pa. Ayan, no? Tapos, kung gusto nyo palitan ng scale, halimbawa, 0.1 lang, i-preview ko muna. So, ito yan, no? So, ayan yung tinatawag na hatch edit, no? So, napakadaling gamitin ito mga boss at napaka-importanting command, no? Itong hatch edit na ito, no? Huwag niyong kakalimutang gamitin ito every time na gusto niyong mag-edit ng hatch, no? Ayan yung hatch edit mga boss, no? Ngayon kung halimbawa, no, dagdag na lang natin itong command. Halimbawa, meron kayong dalawang hatch. Tapos gusto niyong parehas na lang yung hatch nito at saka ito. So, huwag niyo nang erase ito. Ang gawin niyo na lang mga boss, MA niyo na lang, no? Match properties. Click ito, ito yung model, tapos click na lang ito. So, ayan yung dinagdag nating command, no?
Kung nagustuhan niyo po yung naging topic natin, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.